mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis. Isang pagbati po, Happy Holy Sabbath Day sa inyo lahat. Papansin niyo bakit iba kaya yung pagbati ni Brother Benny. Happy Holy Sabbath Day. Sa postmodern world, ang Happy Sabbath ay any day. Kasi ang Sabbath, kahit anong araw. Sa mga postmodern, sa mga bagong teachings ng new evangelicals na pumapasok sa loob ng ating church. Kaya particular ako kasi may magtatanong, bakit Happy Holy Sabbath Day? Talagang araw ng Sabbath ngayon. At ito'y banal na araw, araw ng pagpupulong at pagsamba. Kaya muli, doon sa ating mga kapatid na hindi pa nakakapag-share, sa FB Live, paki-like, then share. At doon sa ating mga nasa YouTube channel, paki-like, share, then paki-subscribe na rin mga kapatid. Caring, sharing is caring. Kaya dapat mga kapatid, ibahagi natin. Malay ninyo, sa panahong yaon, pagdating ng ating Panginoong Yesus, maraming kakamay sa atin. It was you who invited me here. Dahil sa simpleng pag-share, makakarating ang mabuting pabalita. At bago ko mag-start mga kapatid, natutuwa ako kasi nakita ko kanina, subigla ako, nakita ko si Brother Charlie Medina. Brother Charlie, kilala ka naman dito, ano? Oo. Yan po'y kasamahan ko sa Dasmariñas, Cavite, Area G. Kami ay magkakasama noon sa second pioneering. Matanda ka na rin pala. Hindi lang halata, no? Kasi cute ka pa din. So, thank you so much, Brother Charlie. At yung grupong choir, muli, una sa Panginoon, ang ganda ng awit. Talagang halatang halata. Ako talaga nagturo sa kanila. So, thank you so much. At salamat din sa pagkapakilala ni Sir Vic sa akin kanina. O, kasi kami magkasunod niyan eh. At bago ko ipagpatuloy, nais kong sabihin sa inyo ang dahilan ng pagpunta namin dito. Ito, makinig kayo. Isang araw may isang kabataan. Lagpas na ng kabataan ang nagbalik loob sa Diyos. Sapagkat siya ay dating mga kasamahan natin. Somewhere sa Dau, huwag ako nagkakamali. Medyo nagbakasyon sa pananampalataya, pero ang kaisipan ay nasa Panginoon na nung balik siya kailan lang. Naghanap siya ng malalapitan. Tumawag sa ating institusyon, sa NPUC. It so happened ang nakausap ay si Attorney Bongga Agno. Ayan. Dahil ang isang kapatid ay interest, ni-refer po sa akin. At pagkatapos ay nag-online Bible study kami. Naging matagumpay kasi nakita natin na magandang bunga sa kanyang buhay. May sumama pa. Mag-asawa. Kaya lang hindi namin kasama kasi mga kapatid, nasa Mindanao ngayon, si Sister Christine at si Bernie Kalunod at yung kanilang anak. Si Jehovah's bang pangalan noon, nakikinig sila ngayon. Kaya Happy Holy Sabbath Day. No? Kaya nandun po sila. Kaya ngayon po mga kapatid, ito lamang yung lugar kung saan pwede kaming magtagpo kasama ni Sister Rina. Rina naman kasi nasa pulpit tayo eh. Mamaya na yung bongga sa AY. Kaya mga kapatid, nandito po si Brother Joseph Rodriguez. Ayan po siya. Kaya nagagalak po ako na, ha? Joseph Gutierrez. Sorry, Rodriguez Gutierrez kasi. So, doon sa mga kapatid namin, lagi kong binabati, ito na po yun mga kapatid na nanonood ngayon sa live. Si Brother Joseph Gutierrez. Nandito po siya, nakasama po natin siya.
So yan po ang dahilan kung bakit kami po ay naririto. Kami na po ang nagpa-imbita sa inyo. Swerte ninyo. Puno ako hanggang Marso sa susunod pang taon. Kaya salamat at ang ganda ng ating church, no, mga kapatid. Now, anong oras na? Menos 20 para alas 12. Okay lang, lalagpas ako dyan, mga kapatid, ha? Walang magre-reklamo kasi pinatayo niyo ako ganitong oras na. Okay, kasi ginanahan tayo sa lesson study. Again, thank you so much, Brother Vic. Sabi niya, ako ay ika-apat mula sa panganay. 10 utos kami. 10 utos. Kaya ang tatay ko mahilig sa 10 commandments. Ha? Pero Christ-centered. Ika-apat na utos ako mula sa panganay. Pagkatapos, alam niyo na ika-apat na utos, sapat yan, di ko ba? Mula sa bunso, ika-7 ako. 7th day. Pag hindi pa ako maligtas, ewan ko na lang. Kaya nagpapakabait ako kagaya sa tatay ko. Ang hirap bumait. Gusto kong bumait. Pero nagagawa ko na. Pero ang usapan kong banal. Ang tatay ko sabi, sumakabilang buhay. Kukorekin natin. Naalaala ko. Alam niyo ba saan galing yung salitang sumakabilang buhay? Ito ang Nile River. Doon tinayo ng mga Egyptian na pagan yung mami. Pyramid. Libingan, kaya may mami doon. So yung pyramid, libingan yun ng mga patay. Pag nandito sila sa lugar na to, saan ka pupunta? Nasaan ang tatay mo, nanay mo? Nasa kabilang ilog ng Nile River. So nakagawian na, nasa na yung tatay mo, yung mga namatay? Sumakabilang buhay. Nang ibig sabihin, Nile River is life. Buhay yun. Kasi si Osiris at si Iris, yung dalawang yun, nang mamatay sila, sinunog sila. Yung abo nila, pinaano dyan. So, fertility saka anong tawag dyan? Regeneration. Yun naman ang kinuha ng mga Buddhism at Hinduism. So, regeneration. Kaya ang tanong, nasa na yung mahal mo sa buhay? Sumakabilang buhay na, ibig sabihin, sa kabilang ilog. Ayun. Buhay pa din. That is immortality of the soul. Yan ang paksa natin ngayon. Maya-mayang konti. Okay. Basahin natin yung key text natin. Alam mo, maganda ito. Galing ito kay Stephen Moore. Bigay niya sa akin to, attorney. Ang title ay Worship at Satan's Throne. Sabi nga kanina nung kapatid, may sinagoga pala si Satanas. May simbahan pala si Satanas. Tingnan ninyo, baka katabi nyo lang. Sana huwag ito. Pero tingnan natin, ha? Basahin muna natin ang talata. Sa 3:9 ng Apokalipsis. Okay? So ganito. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito, sila'y aking paparyanin at pasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking iniibig. Para makuha natin ito, pupunta muna tayo sa pinakaunang teksto o versikulo kung bakit ano ito. Okay. Ang chapter 1 hanggang chapter 3 ng aklat ng Apokalipsis ay pinag-uusapan ang hula at kalagayan ng 7 iglesia na may 7 Espiritu Santo. Hindi 7 ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, sa bawat yugto ng panahon, may malaking gawain ang Espiritu Santo sa bawat iglesia. At higit sa lahat, ang salitang 7, mahilig ang Diyos sa 7. Kaya dito pinapakita ang sakdal na bilang. Yung mga nag-aaral ng ano, ng numero, numerology, mga numerologist, talagang pinatunayan nila, ang Diyos talaga mahilig sa 7. Now,
Naniniwala ang lahat ng mga tao, lalong-lalo na mga Protestante, kahit ang Roman Catholic, na yung pitong iglesia ito, mga kapatid, ay kumakatawan sa bawat yugto ng panahon, ng panahon ni Kristo hanggang sa panahon natin. Ang iglesiang ating kinatatayuan, kinalalagyan, ay lumitaw noong 1844, kaya mula 1844 up to present, ang tawag dito, Iglesia sa Laodicea. Nang ibig sabihin ng Laodicea, judging the people. Now, sa panahon ni Kristo, ang iglesia niyan, mga kapatid, ang tawag ay Iglesia sa Epeso hanggang 100 AD. Pagkatapos ng 100 AD, ipinagpatuloy ng pagan Rome ang pag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo. Hindi tumitigil ang persecution. Pagan Rome, Christian Rome, medyo nahinto ng konti, ipagpapatuloy nila. Pero bago lumitaw sa tinatawag na mga final persecution, magkakaroon tayo ng malaking tribulation, kabagabagan. Kasama na rito yung problema natin ngayon. Now, isa-isahin natin, mga kapatid, kasi kung papag-aralan natin ang pitong iglesia, ang haba nito, okay, Epeso, sunod ay Smyrna, sunod ay Thyatira, ano sunod? Sardis, tapos Pergamo, Philadelphia, tapos Laodicea. Lahat ng mga lugar na yan, mga kapatid, nakalocate malapit sa baybayin ng dagat ng Aegean Sea, kung saan sinakop ng bansang Gresya. Then later on, sumakop ang Roma na sarili nila yan. Kaya yung kanila mga pangalan, yung mga kahulugan. Pero punta na tayo dito sa Philadelphia. Mga kapatid, ang Philadelphia, ayon sa prophecy, nagsimula ng 1750. Okay? Year 1750, matatapos ng 1844, 94 na taon, mahaba yan. Ano ang kaganapan sa Philadelphia? Alam niyo, mga kapatid, mayroon tayong mga kapatid sa Adventist, mga Reform. Ang tawag sa kanila, Philadelphia. Kasi daw, ang Seventh-day Adventist, Laodicea, isusukan ng Diyos. Kaya Philadelphia tayo. Ibig sabihin ng Philadelphia, brotherly love. Yes, brotherly love. Nagmamahalan na mga kapatid sa loob ng iglesia. Now, itong Philadelphia, dahil sa kanyang kasaysayan, nagpasimula ng 1750, mga kapatid. Magtatapos ng 1844, mayroong mabigat na transition na pinagdaanan ang mga Kristiyano. Kung ating pag-aaralan, mga kapatid, ang kasaysayan at ang Biblia at ang Spirit of Prophecy, lagi nakakulik ha, Biblia, History, Spirit of Prophecy. Harmonious ang dating, mga kapatid. I tell you, pag binasa ninyo, lalo yung Great Controversy, balik-balikan nyo yan. Pinasimulan kong basahin yan, 12 years old ako eh. Hindi ko naiintindihan. Sabi ng kuya ko, basahin mo lang, kahit hindi mo naiintindihan, bili ka ng dictionary. Kaya ang dami kong maliliit na dictionary. Pagbasa ko sa dictionary, hindi ko pa rin maintindihan. 77 talaga ang grade ko. Anyari. Mga kapatid, salamat sa Panginoon, naintindihan ko. Bakit? Paulit-ulit kong binasa. Ewan ko na lang, di mo pa maintindihan yan. Now, 1750-1844. Anong nangyari dyan? Kaya tinawag ng kasaysayan na ang Reformation Church ay isang iglesyang nalabing iglesia. Tandaan natin, mga kapatid, oh, ang Reformation Church ay kasama sa yugto ng panahon na tinawag ng mga reformador mula sa panahon ni Martin Luther noong mga 1500. Tagal nun. Ang problema ito, ang daming sumama kay Martin Luther, maski nga si Martin Luther, ang tapang eh. John Huss, Jerome, yung sinasabi sa kasaysayan na the Puritans, mga Waldensians, di ba? Yung mga inusig, naalala niyo yung Waldensians, nung nakakaraan 2 taon, sabi ni Pope Francis, humihingi kami ng tawad sa lahat ng mga Protestanteng pinatay namin. Inamin niya. Inamin niya? Ilang milyon ang namatay ng mga Kristiyano. 50 million Christians suffered sa kamay ng matinding pag-uusig. Ang sabi pa niya, lalong-lalo na
ang mga Waldensians. Oh, mga Waldenses. Lalong-lalo na sila. Bakit? Alam mo, Sabbath Keeper yun. Doon nagsimula ang aral ng mga Protestanteng nakarating sa Adventism kung bakit dala-dala ang Sabbath. O hindi ba, Sister Rina, pinadala mo yung mga video na yan. Binalikan ko yun eh. Sa pool, ganda. Napanood na rin ni Joseph, di ba? Brother Joseph, napanood mo. Ngayon, mga kapatid, makinig kayo. Ano ang significant itong talatang ito? So, ganito yan. Bago mag 1844, sa kalagitnaan ng 94 years, natakot ang mga reformador, yung mga anak, opo, yung mga kabataan, sabi nila, hindi na namin kayang tiisin ang pagsubok ng pag-uusig sa amin. Bakit naman? Ginawa ng Roman Catholicism ng panahon na yan, sinikap nilang maibalik ang kanilang mga anak na lumabas sa kanilang iglesia para ibalik sa kanilang nanay. Oh, sabi ng mga Protestante, umalis kami sa Roman Catholic. Umalis kami. Sabi ng Roman Catholic, oo nga, umalis nga kayo sa bahay. Pero, dala-dala pa rin ninyo ang picture frame ni nanay. Kaya, bumalik. Nung magkaroon ng Reformation, kanya-kanyang tayo sila ng church. Baptist, Southern Baptist, Emmanuel Baptist, Pentecostal, Oneness Pentecostal, Pentecostal, Episcopalian, ano pa? Marami pa, mga Reformer, kaya Reformer, Methodist, ano pa? Grace Bible Church, ang dami yan. Lutheran, kasi galing kay Luther, Conservative Lutheran, Liberal Lutheran, etc. Ang dami yan. Kaya lang, bandang huli mga kapatid, sa pananakot at talagang itutuloy, talagang pinapatay nila ang mga Protestante. Natakot ang mga Protestante. Mga kapatid, ang salitang Protestante ay galing sa Latin word na protestantum, ibig sabihin truth. Magpaprotesta ka, ibig sabihin magpapakita ka ng katotohanan, katotohanan, katotohanan. Mga kapatid, bago mag 1844, ang mga reformer na ito, mabuti na lang yung kanilang mga lolo, mga ninuno, hindi na impluensyahan ng kamay ng Roman Catholic. Ibig sabihin, mga kapatid, kung sino yung mga anak, yun ang bumalik sa Roman Catholic. Among the Protestant, mga kapatid, mayroong grupo na hindi sumama kailanman. Hanggang ngayon, hindi sila sumasama. Sino yun? Yun yung Advent Movement na pinasimulan ni William Miller na sinubok sa pamamagitan ng Great Disappointment noong October 22, 1844. Kaya yung 1844 Laodicean Church, ito yung mga Protestante lamang na nagpatuloy sa katotohanan. Kaya ang tawag sa kanila, nalabing iglesia. Pag sinabing nalabi, may original. Sa postmodern world, sa postmodern Christian, ayaw nila ng original. Ayaw nila. Yan. May nag-request na yun lang ipapaksan natin mamaya. Kaya iduduksong natin. Ano po kasi, pabago-bago, pabago-bago. Now, sa Philadelphia, pakinggan ninyo, babasahin natin ha. Basahin natin sa 3:7. Diyan nag-umpisa eh. Sabi dito, at sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyang totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at maglalapat at di maibubukas ng sinuman. Okay? Ano ibig sabihin nito? Pag sinabing susi ni David, prominente ito sa mga Hudyo. Pag sinabing susi ni David, nang dumating si Kristo bilang Mesiyas, ginagamit yung salitang susi ni David. Sino lamang ang may dalang susi ni David? Mga kapatid, may dalawang kahulugan ito sa mga Hudyo. Isang espiritual, isang literal. Espiritual na aral na ipagpapatuloy, at yung literal kingdom ng bayang Hudyo, ang Israel, hanggang ngayon, ang Hudyo, mga kapatid, akala nila, ibabalik pa rin ang bansang Israel. 1948, mga kapatid, kawawang Israel,
pansamantalang ibinalik, nasa Palestina sila. After that, mga kapatid, namamayagpag bang Israel? Wala na. Bakit? Talagang wala na sila. Nasa 9:24 ng aklat ng Daniel sa sulat sa hula na wala na. Pati ang spiritual kingdom nila, wala na rin. Maliban na sa paisa-isa. Bilang corporate, nawala. Individual, pwede. Now, bakit ito yung pinakasusi? Mga kapatid, medyo gusto ko libangin kayo sa magandang usapan na ito. Alam niyo, mga kapatid, kapag natuntunan na natin ito, makikita mo talaga kung ganun katotoo itong iglesyang ito. Malas mo talaga pag lumabas ka dito. Pansinin niyo, mga kapatid, ha? Ang sabi ng talata, may hawak ng susi ni David. Anong punit? Si Kristo yan. Ituloy natin ang basa. Ito ha. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na hindi mailalapat ng sinuman. Na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Generally, mga kapatid, si Kristo ito. Pinag-uusapan dito sa panahon ng Philadelphia, nakakonek sa langit ang pinag-uusapan sa sanctuary. Makinig kayo mabuti, mga kapatid. Pakinggan nyo ito. Pagdating dun sa langit, ano ang nakalagay? This is holy place. This is the most holy place. O kaya dito na lang. Holy place. Sa sanctuary, di ba? Holy place. Most holy place. May kurtina dito. There are times na sinasabing the kurtina ay referring to the door na nakapinid, nakabukas. Pagbukas ng pinto, mga kapatid, si Kristo papasok dito. Pagpasok niya dito, mga kapatid, ano ang dadatnan niya sa most holy place? Yung mga pathfinder natin dyan. Anong dadatnan mo sa most holy place? Ark of the Covenant, may 10 commandments sa loob, mercy seat, ang God the Father nandyan. Yan ang kanyang luklukan. Okay? Itong kurtina na to, mga kapatid, ang tawag dyan ay pinto. Yung dugo ng tupa na kinuha doon sa labas, kinatay doon, ipapasok dito, iwiwisik ni Kristo yung mga saserdote sa kurtina. Isang taon mabubulok yung dugo sa kurtina, mabaho yun. Ang tawag ng Biblia doon, pintuan nakabukas. So that is the open probation. Pag isa na tayo, anong tawag doon? Close of probation. That's why, mga kapatid, ang 1844 movement ay pag-uusap tungkol sa close of probation time. Anong ginagawa natin ngayon? Yun ang mensahe mo, no? Sino magsasara nun? Si Kristo. Mga kapatid, pagpasok ni Kristo, hindi na siya babalik doon. Anong nakalagay sa labas? Candlestick, may pitong ilaw, may pitong lalagyan ng langis. Holy Spirit, ibig sabihin ng Holy Spirit, laging namumusap sa atin para magsisi. 4:30 ng aklat ng Epeso, nang tanggapin niyo ang Panginoon, tinatakan kayo ng banal na Espiritu sa inyong mga puso. Huwag ninyong pighatiin ang Holy Spirit sapagkat tinatakan kayo hanggang sa panahon ng pagkatubos. Ibig sabihin yung mensahe na yun, hanggang dun sa dulo, hanggang second coming. Nakita niyo, mga kapatid, bakit pinapag-aralan natin ang sanctuary? Ang damdamin ng Diyos na pinapakita rito? O sabi rito, nakabukas, si Kristo ang may right, walang iba. Ibig sabihin, siyang tagapagligtas. Makinig kayo, mga kapatid. Alam ba ninyo na yung doktrina na si Kristo ay pumasok muna sa holy place bago dito? Si Satanas may doktrina din. Kaya sinagoga ni Satanas, alam mo doktrina niya? Ang doktrina ni Satanas ganito. Si Kristo hindi na pumasok dito sa, pumasok siya sa holy place, pero hindi na siya pumasok sa most holy place. Iyan ang doktrina ni John Piper na daladala ng postmodern Adventist. Kahit nakalive tayo, ididiin ko talaga. Bakit? For your information, mga kapatid, isang manggagawa natin, isang hindi naman pastor pero kinikilala, debate kami. Alam mo, sabi niya,
Brother Benny, si Kristo hindi na pumasok sa most holy place. Diyan lang siya sa gilid. Sabi ko, sure ka po? Diyan lang sa gilid pumasok si Kristo? Gumilid lang siya. Oh, baka hindi mo nababasa ang 1847 vision ni Ellen White. Ang sabi ni Ellen White, nakita ko, 7:13-14 ng aklat ng Daniel, may escort na anghel si Kristo bago siya pumasok sa most holy place. Hindi ba? Ang Ama naririto. Sabi ng ating Ama, pagpasok ni Kristo sa most holy place, bago palang pumasok, sabi ng Ama, anak, yung liwanag na galing sa mercy seat, ililiwanag ko sa iyo. Pag ililiwanag ko sa iyo, iniwanag mo yung tao para makita ng tao ang katotohanan tungkol sa sanctuary. E di yun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Nang gawin ng Panginoong Jesus, ang sabi ni Ellen White, si Satanas ay nasa gilid ng holy place. At pagkatapos ng magliwanag ang ilaw, pumailalim si Satanas at inagaw yung liwanag. Dinaluwa niya ang liwanag. Ang dalawang liwanag, liwanag ni Kristo sa kaliwanag ni Satanas. Yan ang dahilan kung bakit maraming nadaya sa atin. Sana alam to ng marami. Sana alam ito ng mga kapatid na binabasa ang Spirit of Prophecy. Nasa panahon na tayo ng Spirit of Prophecy na dapat natin pag-aralan eh. Makinig kayo. Tignan nyo verse 9. Tignan nyo yung vision na yun, konektado sa verse 9. Pakinggan nyo mabuti mga kapatid. Narito, ibinibigay ko sa mga sinagoga ni Satanas ang nagsasabing sila yung mga Hudyo at yung pala'y hindi, kundi nangagulaanan. Narito sila'y paparayan at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa. Ibig sabihin, nagsasabing sila'y Adventist, hindi pala totoo. Ganun lang kasimple yun. Sinasabi nilang sila'y Hudyo pero hindi. Nagbubulaanan. Bakit? Mistiso. Mix of truth and error pinagsama. Sa postmodern Christian, mga kapatid, pinagsama nila ang aral ng Evangelical sa kanang Roman Catholicism, sa kanang Adventism. Kaya nakakapandaya sila. Now, punta tayo sa usaping spiritualism. What is meant by spiritualism? Spiritualismo. Alam niyo mga kapatid, baka may mag-chat, eh Brother Benny, saan mo ba mababasa yung sinasabi mo? Turo ng Evangelical, turo ng Roman Catholic, pinagsama, saka yung ibang aral ng Adventist. Meron po. Basahin po ninyo, depende kung anong klaseng great controversy meron kayo. From page 500 hanggang 600, basahin ninyo. Ano nakalagay doon? I-extend ng Amerika, Protestant, in other words, ang Evangelical makikipag-tie up sa Roman Catholicism doctrine para pakialaman ang doktrina ng Seventh-day Adventist to neutralize the Seventh-day Adventist. Ayoko nang gumamit ng PowerPoint, mahaba. Alam ko, maniniwala naman kayo sa sinasabi ko. Kasi kahit basahin nyo, naandyan yan. Pag hindi totoo, di sumbong nyo ako. Mga kapatid, ito yung nangyayari. Now, anong sabihin ng spiritualism? Oh, maraming kahulugan yan sa bawat yugto ng panahon, mga kapatid. Pag sinabing spiritualism, may kinalaman sa espiritu. Pero sa sulat ng Ellen White, pag sinabing spiritualism, mga kapatid, ito yung pagdidisguise ni Satanas sa mga namatay. Tama? Ibig sabihin, ang pinanggalingan talaga ng salitang spiritualism, disguise. Ibig sabihin ng disguise, hindi talaga siya yun. Ginamit lang yung mukha mo, pero hindi ka talaga yun. Kaya parang naging ikaw at naging siya, sapagkat sa kapangyarihan ng gumagamit nito, walang iba kundi si Satanas. Oh, sabi ni Ellen White sa kanyang sulat, ang espiritualismo ay pumuporma ngayon sa iba't ibang figura na nakakaakit at nakakahikayat. So, ibig sabihin ng spiritualism, mga kapatid, hindi lang pala ibig sabihin ito yung patay, nagpakita na buhay. Pag ito ay isang disguise, anong ibig sabihin? Pag ito'y nagsasabing siya'y Hudyo, hindi naman pala siya Hudyo. Kundi siya ay ano, nasa sinagoga ni Satanas. Kaya ang title dito pinag-uusapan natin,
worship at Satan's throne, baka hindi natin alam, mga kapatid, na sumasamba na rin pala tayo sa luklukan ni Satanas. Hindi naman magpapakita si Satanas sa iyo na si Satanas. Hindi naman. Magpapakita siya sa iyo ng isang bagay na kikitain mo talaga siya. So yung origin ng pinag-uusapan natin, kung saan nang galing itong espiritualismo, mga kapatid, babalik lang tayo sa pag-aaral. Panahon ni Eva tsaka ni Adan. Nang ang Satanas na ito ay nandaya sa Garden of Eden. Ano mga pandaraya? Eh pasamantala, pag-usapan natin muna yan. Baka sakaling makuha natin kung ano ang ibig sabihin ng pinag-uusapan dito. Tignan natin. Si Eva ang lumapit kay Satanas. Tama? O siya ang lumapit sa puno? Pareho. Bakit lumapit si Eva sa puno na pinagbabawal yung bungang kainin? Kasi sinabi ng Diyos, huwag mong kainin yon, bunga nun. Dahil pag kinain nyo yon, walang pagsalang kayo ay mamamatay. In the day, sa araw na yan, hindi sinabing sa oras na yan, sa araw na yan, nung kainin nila yon, nagpasimula ang kamatayan. Imagine mga kapatid, pinagpalit ni Eva yung buhay na walang hanggan, saka yung fellowship with the angels, face to face, kasama ang Diyos. Akalain mo pinagpalit? Anong nangyari kay Eva? Mga kapatid, yung medium, kaya yung salitang media, social media, diyan lahat pinagagalingan ng kasalanan, saka ng pagpapala din. Kaya yung sabihin ng medium, may ginagamit para makarating sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun, kaya media. Kaya yung salitang movie, alam ba ninyo mga kapatid, yung salitang movie saan galing? Pag-aralan nyo mabuti. Salitang movie, yung origin niya. Ngayon na lang na-develop yung mga terminology, inculturation of word, depende sa kung ano yung attitude ng tao. Doon na lang eh. Sabi nga nila, yung salita daw Judas, ilalagay na sa dictionary, di balita kayo? O yung mga English teacher, yung mga salitang bondok, apelyido ng mga kapampangan, di ba? Bondok meron. Alam niyo ang sabi ng bondok? Nasa dictionary na. Ano sabi ng bondok? Mountain. Ay yung salitang Judas. Ha? Traitor. Yun ang ibig sabihin. Oh, gusto nilang ipasok. Ngayon, balik tayo. Doon sa mga salitang ginagamit, di ba? Halimbawa, yung salitang kulto. Nung araw, yung salitang kulto, magandang tignan. Bakit ngayon ang kulto sa dictionary, nakakatakot lapitan ang mga taong kulto? Pero originally, mga kapatid, ang salitang kulto, ibig sabihin, true worship, holy and worship. Ito ibig sabihin. Kaso, sila ay impostor pala. Kaya sabi, ah, kulto ka. Ah, doon galing yun. Kaya na yung iba, yung mga salita. Kaya kung titignan natin mga kapatid yung mga termino minsan dito, dapat talaga nag-aaral din tayo o yung mga termino na ginagamit. Now, tignan natin. Noong si Eva ay lumapit doon sa tukso, mapapansin natin mga kapatid, sigurado papalayo ka na sa Diyos. Manonood siya ng eksena, movie. Doon pala galing yun, salitang movie. Bakit? Nakita niya yung magandang PowerPoint, yung serpent, pinakamagandang nilalang, pinakamatalino, na-attract siya, movie. Si Satanas gumawa na ng script sa pamamagitan ng movie. The word movie derived from the word originally, alam niyo saan galing, move away from God. Yun ang origin. Maski yung salitang methodology, yung salitang method, 6:14 ng aklat ng Epeso, mag-ingat kayo sa wiles of the devil. Yung salitang wiles, ibig sabihin, metoteda. Ang isa lang salitang ibig sabihin noon, mga kapatid, pag sinabing metoteda, automatically, the wiles of the devil, walang ibang kahulugan, ngayon na lang na-develop yan, inculturation of word. Nakita ninyo? Metoteda.
Pag sinabing method, eh Satanas yun. Yun ang ibig sabihin na, pero ngayon hindi na. Kasi method na yan eh. Nakuha ninyo? Kaya mapapansin niyo yung aklat ng Biblia, may mga aklat minsan ng ganun. So wag kayong malilito. Now, balik tayo mga kapatid, spiritualism. Ibig sabihin, this guys, mga kapatid, gusto kong ma-educate tayo. Kasi ganito. So ngayon, nakikinig tayo. Sinasabi natin, maganda sinasabi ni Brother Benny, dapat talaga hindi tayo matukso. Pero mga kapatid, gusto kong ma-feel ninyo yung weight. Baka kayo madaya. Tinan nyo ha. Sabi ng mga alagad, Panginoon, ano ang palatandaan ng iyong pagdating at katapusan ng sanlibutan? Anong sabi ni Kristo? Sinagot ba niya? Hindi agad. Sabi niya, bago ko sagutin yan, 24, 4 and 5 ng aklat ng Mateo, ano sabi? Huwag kayong madaya ninuman. You see? Mga kapatid, ganito, ganong karami maliligtas. Sabi ni Ellen White, wala akong nakitang isa sa 19 ng kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sabi naman niya sa kabila, wala akong nakitang isa sa 10. Wah, swerte. 10. Pero mas malas yung wala siyang nakitang isa sa 19. So sa 20, meron. Anong ibig niyang sabihin? Ibig bang sabihin, sa 20, isa lang maliligtas, pag-ewang-gewang pa. Ibig sabihin mga kapatid, kaunti lang talaga ang maliligtas. Saan nakakonek yun? Oh, 7:14-15 ng aklat ng Mateo. Ang buhay na walang hanggan, makipot ang pintuan, kakaunti ang papasok doon. Ang kapahamakan, malaking daan, marami. 50 plus 1, higit pa. Now, hindi ba kayo kaya nadaya? Tandaan ninyo mga kapatid, ang sabi sa Biblia, ang puso higit na ano? Mandaraya. Pinag-aralan ko yung salitang puso, mind. Iisa lang ang pinatutungkulan. Pag may isip ka, may damdamin ka, may puso ka. Kasi ganito mga kapatid, sa panahon ng isinulat ang bagong tipan sa wikang Grego, ibig sabihin, ang bansang Hudyo ay sinakop ng impluensyang sibilisasyon ng mga drama, Diyos-Diyosan, at maraming bagay pa. Mga kapatid, nang umunlad ang bansang Gresya, sinakop naman ng Roma, ang pinaka-prominenteng bagay kung saan ang Satanas na ito ay nakakakuha ng kanyang hamik, ibig sabihin mga natutukso niya, mga kapatid, entertainment. Alam niyo ba yon? Entertainment. Mga paglilibang. Kung kayo ay nasanay sa panonood ng perya, yung mga matatanda, ganun din nung araw. Ang bayan ng Diyos nung panahon niyon, ang mga Kristiyano, unti-unting nawawala sila sa church kasi entertainment. Kasagsagan ng katalinuhan ng Grego, kinuha ng bansang Romano para ipakita kung gaanong kalaki ang impluwensya nito at ang laki ng kita dito. Kaya gusto kong sabihin mga kapatid, lagi ko pinapalaala sa mga kabataan, lalong-lalo na ang entertainment, malaki ang hamig ni Satanas dito. Sabi sa last day event, TV, theater is the hotbed of immorality. Pero mga kapatid, itabi natin yan. Ito yung gusto kong sabihin. Kanina pinag-usapan natin tungkol sa pagsubok ng buhay. Mga personal na pagsubok na kung saan dapat magtagumpay tayo. Mga kapatid, susubukin tayo sa ating pananampalataya sa ilalim ng ating paniniwalang doktrina. Baka hindi nyo napapansin. Yan talaga ang gusto kong pag-usapan natin. Kanina, pinapasaringan ko pa lang kayo. Las 12:15 na, few minutes lang mga kapatid. Alin yun? Kanina, binanggit ko na. Tandaan ninyo mga kapatid. Si Satanas, panahon pa ni Ellen White, ipinakita na sa kanya
pagdating sa paniniwala na pinagkakaisahan natin. Ano-ano yan? Sabat? Sanctuary? Panahon ni Desmond Ford, anong year yan? 80s, di ba? Sikat na sikat. Anong inatake ni Desmond Ford? Sanctuary. Ah, wala naman siya nagawa eh. Sino pa? Si Osborne. Anong inatake niya? Sanctuary din. Saan galing ito? Mga kapatid, noong 1930, ang Evangelical Church nakapasok sa atin. Panahon pa ni Ellen White sa buhay niya, ang mga Evangelical minister kasama ng mga doktor nakapasok din sa ospital natin. Kaya nagkakaproblema din tayo sa iba't ibang pamantayang nakikita natin ngayon. Medyo mahabang issue lang yan. Pero mga kapatid, pakinggan nyo yung aking series tuwing Miyerkules. Makikita nyo bakit ang ospital natin ngayon iba na. Wala ka magagawa kaya kailangan sumunod ng ating mga medical, mga officer. Kasi bakit? Sinong unay na sinusunod? Ang ospital? Hindi na kasi nasa ilalim na tayo ng panahon ng Amerika, AMA ang tawag, American Medical Association. Kaya nga si Daniels, ano bang pangalan ni Daniels, Sir Vic? Yung General Conference President, sabi sa kanya ni Ellen White, oh, sidetrack lang ako mga kapatid, ha? Mr. President, Brother President Daniel, huwag na huwag kayo makikipag-compromise sa AMA, American Medical Association. Kapag makapagsama kayo dyan at compromise, unti-unting babaksak ang ating ospital. Even the spiritual standard babaksak yan. Aware siya dun. Kaso ang nangyari, ganito eh. Nung nag-aaral na ng tungkol sa medical ang ating mga estudyante, mas magaling ang nasa tagalabas sapagkat mas marami. Pluralism, kumbaga sa philosophy. Ganyan ang tao eh. Humanism, pumasok ang sari-saring philosophy. Ibang style ng ginawa ng evangelical. Hindi muna inalok yung kanila. Alam yung inalok? Tara, Seventh-day Adventist, mag-feeding program tayo. Ano pa? Doing good. They went doing good para si Kristo. Pang-moral, unti-unti. Gusto nyo ba tumaas yung rate ng medical principle ninyo? Aspect, yes, mag-join kayo sa amin. Ayun na, nakapasok. Hindi nila alam. Nung makita ng mga kapatid na nagkaroon ng masamang epekto, iyan ang presidente na ito. Sumulat siya, sabi niya, I'm sorry. Kaya lang ano, patay na si Ellen White. Iyan ang dahilan mga kapatid kung bakit kayo nakakakita. Maging sa ating paaralan. Sa doktrina, lalo na. Nakita niyo pangyayari. Minsan, may isang madre na nagkasakit ng cancer. May kaibigan siyang Adventist. Kumain doon sa Loma Linda, sa vegetarian restaurant. Gumaling yung madre. Isang araw, may dumating na pastor. Pastor Reynolds, kung hindi ako nagkakamali. Pastor, isang madre na interest natin, kinamayan? Oh, talaga? Sabi nung madre. Paglayo, pastor mo yun? Opo. Pastor ng Seventh-day Adventist? Opo, ma'am. Opo, madre. Pastor ng Adventist? No. Pare ko yan. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Na in-resign yung kapatid na yon? Yung doktor, professor na yon, nakita sa kanyang mailbox, pinadadala siya ng Vatican para i-twist yung mga doktrina. Kaya nakilala si Prun at iba pang mga tiwali katulad nila Walter Martin. Sabagay, talaga evangelical ko. Tsaka si Donald Barnhouse. Makinig kayo mga kapatid. Itong si Walter Martin, i-google ninyo. Makikita nyo, nakikipag-debate siya sa mga Adventist. Series of debate. Alam nyo, gusto nilang mangyari? Since 1930 hanggang 1960, mga kapatid, pilit nilang ipinapasok na ma-neutralize ang Seventh-day Adventist. Mga kapatid, isang araw, katitira ni Walter Martin. Yan ang nagpauso
sa internet, pag binuksan mo ang information tungkol sa Seventh-day Adventist, Seventh-day Adventist kulto siya nagpauso niyan. Pero isang araw, mga kapatid, itong dalawang ito, si Donald Barnhouse tsaka si Walter Martin, sa bibig din nahuli ang isda. Bakit nga ba ganun? Sumulat sila. Seventh-day Adventist is not evangelical. Seventh-day Adventist is not a cult. Seventh-day Adventist, hindi sila bula ang Kristo. Hindi. Sila ang tunay na iglesia. Sila ang remnant church. Inamin nila, mga kapatid. Parang si Dudley Cartwright. Nalaala nyo si Dudley Cartwright, mga kapatid? Isa sa pioneer ng Adventism. Ang galing-galing niya mag-sermon. Isang araw, nilapitan siya ng kapatid. Pastor Cartwright, ang galing-galing mo. Sabi niya, talaga. Magaling talaga ako. 3,000 audience, kaya niya magsalita. Ganun kagaling. Spiritual ang dating. Talagang makajos. Medyo nagyabang siya ng konti. Sabi niya, magaling naman talaga ako eh. Kahit wala sa paksa, kaya kong pagandahin. Kasi talagang ano yun. Maraming mga pioneers, mga kapatid. Kaya lang, wala na tayong oras. Binabanggit ko lang si Dudley Cartwright. Isang araw, nilapitan siya ng Baptist minister. Pastor Dudley Cartwright, ang galing mo talaga magsalita. Total, Sabado ka dito, Linggo naman kami, bukas doon ka pwede. Bibigyan kita. Binigyan siya. Nagparot-parot siya sa Baptist, sa Adventist, Baptist, Adventist. Isang araw, sa pagsesermon niya sa Adventist, immortality of the soul, at refute niya ang Daniel 2. Ayaw na niya ng Daniel 2 kasi yung Daniel 2, mga kapatid, pag pinag-aralan mo, open to na malaking pintuan papunta sa Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12, lahat ng prophecy kasama sa Revelation. Open na yun para makita mo ang true church talaga, walang iba ang Seventh-day Adventist. Ang sabi ni Dudley Cartwright, hindi ko alam bakit alam kong katotohanan, pero ang lumalabas sa bibig ko, puro kamalian, hindi ko alam. Sabi ni Ellen White sa kanya, nakita ko, akbay-akbay ka ni Satanas, repent, Pastor Dudley. Kita talaga. Naputulan na siya ng paa. Hindi pa natuto. Ang sabi ni Dudley Cartwright, hindi ko alam bakit ito sinasabi ko. Oh, may hypnotism. Kaya huwag kayo basta-basta makikinig ng mga emotional na mga ministry. May hypnotismo yan, kapatid. Sino may sabi? Si Ellen White, basahin mo. Yung mga Baptist na yan, hindi magbabago yan. Mag-aanyo lang sa Batista yan, pero hindi talaga sa Batista yan. Sa evangelical, ang tawag dyan, neo-evangelical, new evangelical movement sa postmodern world, mga kapatid, postmodern Christian. Na gusto ko ma-educate ang church sa bagay na ito. Ang sabi ni Ellen White kay Dudley Cartwright, balik ka na, pang-apat na eh. Sabi ni Cartwright, pag bumalik ako pang lima, dinadala ko sa papinakamiserableng buhay ang Seventh-day Adventist. Ayaw na niya. Pero sabi niya, totoo ang Adventist. Alam niyo, mga kapatid, sa kanyang paglalakad, atake siya sa puso, patay. Namatay siya. Namatay siya sa ilalim ng kamay ni Satanas. So, bago siya namatay, sabi ni Ellen White, so, yan ang decision mo, please, don't talk to my people. Kaya pala sumulat si Ellen White, pag binabasa niyo yung mga sulat ng mga Sunday keeper na yan, you are talking to the devil. 2018 annual meeting ni Ted Wilson, yan ang sinabi niya. Now, balik tayo. Kunti na lang, mga kapatid, huwag tayong magsasawa. Importante itong sasabihin ko sa inyo. Nung dumarating na, mga kapatid, nakakaproblema na sa church, sabi ni Ellen White, mangyayari itong muli sa bayan ng Diyos. And this is the last deception na mangyayari sa remnant church. Then, close of probation. Bigyan kayo ng isang halimbawa, mga kapatid. 1854 movement. Nagkaroon tayo ng 1854 movement. Iano mo? 1854 movement. Pag sinabing 1854 movement, phenomenal yan sa Adventism. 1844 tayo, di ba? Tapos meron tayong 1854 movement. Ano yan? Si Ellen White nagsalita sa church.
Sabi niya, ingat kayo dito. Mangyayari uli ito sa panahong ito, then magko-close of probation. Hindi lang niya magamit yung salitang postmodernism. Kasi hindi pa uso yung salitang postmodern noon. 20th century pa lang na uso yung salitang postmodernism. Ito yung ayaw ng katotohanan, ayaw ng original. Gusto nila kung ano yung bago, pinakamaganda, startling, masigla. Yun ang gusto nila. Ano yung nangyari? Isang araw ng Miyerkules sa Seventh-day Adventist Church, uwian na yung mga kapatid, may mga grupong kapatid na andun, still study, iyakan sila. Iyakan sila. Ang ginawa ng caretaker, brother, ayaw pang umuwi hanggang alas 12, matutulog na kami. Ganun na eksena. Kinausap, ayaw. Gusto talaga nila, palibasa kayo, hindi nyo kilala si Kristo. Ganyan na yung dating. Miyerkules, Biyernes. Dahil salita, pinagkaisahan ng church. Ayaw makinig. Gusto nyo, sa labas na lang kayo. Doon sa ilalim ng puno ng mangga, para hindi naman makaabala. Ang style nila, mga kapatid, umiiyak sila. Puro Kristo, puro Kristo. Ano yung sabi ng puro Kristo? Ito yung sinasabi ni Ellen White na hindi na pumasok sa sanctification, puro crucifixion na lang ni Kristo. Nakuha ninyo mga kapatid? Napansin niyo ang evangelical? Puro Kristo, puro Kristo. Walang sanctification, walang Ten Commandments. Yan ang dahilan, kaya nakakapandaya sila. Ang sabi ni Ellen White, i-destroy at sisirain sa ground ang Ten Commandments. Tandaan ninyo. Sino bang relihiyon na nagtatanggol ng Ten Commandments sa kanapanan ng palataya? Wala namang iba kundi Seventh-day Adventist. Pero magtataka ka, nagkaroon ng Seventh-day Adventist na ganyan. Sinong founder niyan? Masingit ko lang, si Pastor Ron Corson, 1996. Sa gitna ng Adventism, itinayo niya yan. Marami yan, lima, apat. Evangelical Adventist, tinayo niya. Charismatic Adventist, tinayo niya. Liberal Adventism, tinayo niya. Ano pa? Postmodern Adventist, tinayo niya. Yan ang dahilan, kapatid. Mas maganda lang yung postmodern philosophy kasi parang ang talino mo magmiloso po eh. Nakuha po ninyo? Now, balikan natin yung sinasabi natin. Nung makita ni Ellen White yung mga kapatid na yun, ayaw pasakop sa iglesia. Bago sila lumabas ng church, ito sinabi nila, ngayon lang namin nakilala si Kristo. Hindi namin nakita sa Adventism si Kristo. Are you familiar sa mga ganyang statement? Mga kapatid, ewan ko kayo, ako familiar ko yan. Puro Kristo, puro Kristo. Hebreo 6.1 hanggang 3, tumigil na kayo sa simula yung aral ni Kristo. Papunta na kayo sa kasakdalan. Saan? Sa sanctuary, the most holy place, kung naroon ang utos ng Panginoon. Panghuli, mga kapatid, makinig kayo, ha? Makinig kayo mabuti. Sa isang series ko, i-reveal ko kung sinong mga pastor natin ang nadaya nila na wala na sa atin. Kilalang kilala, mga leader at professor sa history, mga theology historian sa Andrews University, John Dibdal, i-google ninyo. Wala na siya sa atin ngayon. Sino pa? Dr. Pastor Alex Bryan na chairman ng The One Project, wala na sila. Nasaan na? Pastor na ng evangelical. Naku, mahabang usapin. Yan yung sinisiris ko tuwing Miyerkules, kaya makinig kayo. Marami pa yan, mga kapatid. Eh dito sa Pilipinas, meron kaya? Saan nag-uumpisa? Adventist pa rin ang taglay-taglay nila. Pero hindi tinuturo ang Three Angels Message. Prophecy, Ellen White, Sabbath, puro Christ-centered. Ingat kayo dyan. Isang araw, mga kapatid, nag-experiment itong evangelical na to. Oh, makinig kayo. Panghuli na to, promise. Alam niyo yung iglesia na The Church of God by Armstrong? 1996, baksak. Bakit? Ang ginawa ng evangelical, mga kapatid, pumasok sila sa Church of God. Itong kay Armstrong. Nagpasample sila. Kasi ang Church of God, mga kapatid, by Armstrong, ang kanilang doktrina, parehong-pareho ng Seventh-day Adventist. Bawal ang karumalduman, Sabbath, yung prophecy, Antichrist, Remnant Church, lahat. Wala lang silang Ellen White. Wala lang silang Ellen White. Pero ang ginawa nila, pinasukan.
inimplementiyahan ng evangelical sa kanang Roman Catholic, yung emerging church movement. Pag sinabing emerging church movement, ito yung mga opisyalis ng matataas ng evangelical sa kanang mga ng mga Roman Catholic, ng mga bright, mga professional. Nag-join sila para i-neutralize ang lahat ng mga Protestante, particular ang Seventh-day Adventist. Programa ito ni Pope Francis tsaka ng Apostate Protestant sa ecumenical movement. Mindsetting, globalization ang tawag dito. Well, sundan yung series ko para maunawaan pa ninyo. O kaya basahin yung Great Controversy, nandun yan. Kaya itong ginagawa, itong nangyayaring ito mga kapatid, papunta talaga to Rome. Isang araw, baka magulat tayo, hindi pala tayo ligtas. I tell you mga kapatid, mangyayari yan. Nasa early writings yan. Pagbaba ng death decree, kala mo Adventista ka pa rin, hindi na pala. Kasi nadaya tayo sa pananampalataya, sa paniniwala. Now, ano nangyari dito sa Church of God, mga kapatid? Si Joseph Tikos, Joseph Tikos, Junior. Alam niyo nangyari mga kapatid? Nung siya na yung, nang namatay na si Armstrong, siya yung pumalit. Pero bago siya pumalit, nakausap na siya ng emerging church movement. Kaya ang ginawa nito ni Joseph Junior, unti-unti niyang inalis ang mga doktrina na kagaya ng doktrina natin. At ang una niyang pinopromote, ang Papa sa Roma ay tao ng Diyos at propeta ng Diyos. Pinopromote niya ang Papa sa Roma. Sabi niya, yan ay lingkod ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid? Di unti-unti na, ano po? Pagkatapos, nakikita niyo yung kanilang Plain Truth Magazine, nabawasan na yan. Unti-unti na ngayon na ipinasok yung doktrina ng Roman Catholicism sa kanang Apostate Protestant na hati ang Armstrong. Nang mamatay ito, mga kapatid, si Senior pala yung una, namatay. Pumalit yung anak niya. Yung anak niya may ganun ding prinsipyo at aral. Wala na ang Armstrong, mga kapatid. Church of God, wala na. May natitira pa konti-konti. Ang laking institution niyan, bumagsak. Alam niyo mga kapatid, sino nang may hawak ng Church of God? May Armstrong? Run by the Evangelical. Si Pastor Finn, F-I-N, isang transgender. So napansin niyo, ang LGBT sa Adventism lumalakas. Buksan niyo yung Seventh Gay Adventist sa Google. Mga kapatid, samutsari na ito. Samutsari na ito. Itong sistema na ginagawa ng kaaway ngayon, mga kapatid. Susubukin tayo sa mga personal na mga buhay natin, pero hindi natin napapansin ang ating pananampalataya at ang ating paniniwala. Susubukin. Dito kaya sa Pinas, mangyayari? Nangyari nga sa Amerika. At napakarami niyan, mga kapatid. At ang nakakalungkot dyan, yung hinahangaan kong si John Pauline, kilala ninyo? Professor ng Andrews University, John Pauline. Lagi kong pinapanood, ang galing sa Daniel and Revelation, ang galing kay Ellen White, talagang pinapanood sa 3ABN, nagdeklara na siya. Stop preaching about Revelation 13. Stop preaching about the writings of Ellen White. Tinatakot yung mga tao. I-preach natin si Kristo hanggang sa dumating siya. Wala na, hindi na naniniwala sa prophecy. Nandiyan mga kapatid, isi-send ko sa inyo. Napakita ko sa inyo mga kapatid. So, hindi natin napapansin ang mga sistemang ito, mga kapatid. Pero habang nagaganap, pakinggan nyo mabuti mga kapatid. Bago ma-reveal ang sin of perdition o son of perdition. Who is the son of perdition? 2 Thessalonians 2:9? Who is the son of perdition? O anak ng kasalanan? O walang iba kundi ang kapapahan. Balikan natin mga kapatid ang sistema ng kapapahan. Babaksak muna siya eh. Ang sabi sa 2 Thessalonians 2:9, maliban na na magkaroon muna ng falling away, there will be a falling away first before the son of perdition be revealed. Pag sinabing perdition, kanino ikinapit ni Juan yung salitang perdition? Kay Judas. Anong attitude ni Judas? Halik ni Judas. Anong ginagawa ni Pope Francis tsaka ng mga papa? Halik sa United Nations. Halik sa buong mundo.
mga kapatid, second message ng second angel. Babylon, Babylon is fallen. Pag sinabing Babylon, Babylon is fallen, ang sumisigaw lamang niyan, ang Seventh-day Adventist. Kaya ang isang Adventistang pastor o manggagawa, pag sinabing hindi niya isisigaw yon, katulad ng binanggit ko, na nakayapos ngayon sa North American Division. Paano tayo magiging kasangkapa ng Babylon, Babylon is fallen? Pagkatapos ng Babylon, Babylon is fallen, mga kapatid, tandaan ninyo, ang loud cry papasok sa third angel's message. Yung third angel's message, ang sabi sa sulat na Ellen White, Testimony Volume 5, ang buong mundo makakaalam ng tunay na pananampalataya ay Seventh-day Adventist. Kaya magkakaroon ng massive conversion, mabilis yun. Huwag nyo nang hintayin magkaroon pa ng Sunday law. Kasi pag nagkaroon ng Sunday law, death decree, close of probation na yun, wala na makakapasok. Pagpasok ni Kristo noong 1844, para sa Laodicean message, pagpasok niya roon, hanggang ngayon nag-iimbestiga siya. At sa kanyang pag-iimbestiga, mga kapatid, lalabas si Kristo dito sa most holy place para magkaroon ng isang katiyakan. Panghuli, makinig kayo. Sorry na lang talaga. Konting-konting seconds na lang. Ang anghel ng Diyos magpapadala ng mga anghel pa para mag-distribute sa mga lugar. Ito eksena, makinig kayo. Yung anghel na nakita ni Ellen White, naggagala sa buong mundo, naghahanap pa ng isang tao na pinakahuli, ang tawag doon, the last man standing. Dahil ang principle ng 24:14 ng Mateo, anong sabi? Ipapangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa akin, then the end shall come. That is second coming. Sino kaya yung may influensya na tao na yon na tinatawag ni Ellen White na the last man standing? Sino kaya yun? Prominente kaya yon? Pag sinabi niyang, yes, tatanggapin ko si Kristo bilang tagapagligtas, hindi lang yon. Tinatanggap niyang Seventh-day Adventist Church, the last day church, hindi lang yon. Tatanggapin niya kung sinong Antichrist. Pag sinabi niya, yes, I accept, alang-alang kay Kristo. Yung anghel na yon, mabilis na magta-travel sa most holy place. Mabilis yon, kapatid. Naku, pag kinukwento ni Ellen White, para ako nanonood ng napakagandang movie. Pagdating ng anghel, narating naman niya agad dahil sa kapangyarihan. Alam mo, sabi ng anghel na yon, Panginoong Jesus, tinanggap na po na ikaw ang tagapagligtas. Alam na rin niya ang Antichrist. Alam na rin niya ang tunay na iglesia. Anong gagawin ni Kristo? Tatayo si Kristo. Alam sa sabihin niya? It is done. Nung mamatay sa krus, iyak siya ng iyak eh. It is finished. Diba? Pagdating doon sa most holy place, pagtayo niya, sabi niya, it is done. Nakangiti siya. A great day of salvation. Ang sarap yun. Pag sinabi niya, it is done, hinubad niya yung robe bilang saserdote. Inihagis is slow motion pa. Ang Panginoong Ama naman, inihagis ang robe bilang king. Sinuot niya. Paghudyat ng ating Panginoon, automatic, iba't ibang klaseng anghel, naghilera. Alam niyo kung ano nangyayari sa lupa? May Jacob Strobel. Sabi ng Jacob Strobel, final Jacob Strobel, ngayon ay early time of trouble. Huwag mo nang hintayin yung Jacob Strobel na yun. Kasi close of probation na yun. Sasabihin natin, Panginoon, ligtas ba ako? Panginoon, mag-aabala ka. Sabi ng Panginoon, ligtas ka. Paghudyat ng death decree, Sunday law, wala na. Close of probation na. Si Kristo, hinugot na niya yun. Parating na siya. Pagtakbo natin sa mga bundok, sa mga sulok-sulok, mga kapatid, may Jacob's trouble tayo. Panginoon, baka kami abutin ng kamatayan. Baka ipahintulot mo, mamatay kami, masakit. Sabi ng Panginoon, hindi. Hindi nila tayo matutuntun. Ang death decree ay katulad noong unang panahon na persecution sa loob ng 1,260 years na natapos noong 1798. Mauulit yun, pero mga kapatid, bago nila gawin yon, Jesus will come. Alam niyo ba yun?
Bago maulit yung Jesus will come. Kaya ang sabi ni Ellen White's early writings, parang mga dayami lang, hindi nila magagawa. Bakit? Magpapadala ng bahaghari ang Diyos sa bayan niya. Magpapadala ang Diyos ng bahaghari sa bayan niya. Lilibutan ng bahaghari ang mga natatakot sa panahon ng Jacob's trouble. Hindi nila tayo makikita. Kagaya ng ginawa ng Diyos sa Waldensians kung sila'y usigin ng mga crusaders saka ng mga mangungusig. Hindi sila makalapit kasi may ulap, may rainbow. The same. Mangyayari din sa atin yun. Pagpalibot ng rainbow, mga kapatid, si Kristo nag-a-arrange na, gumigit na, nagtatravel na yung mga anghel. May mga kabayo pa, may mga trumpeta pa. Habang nangyayari yung mga kapatid, umiiyak tayo. Maya-maya ng konti, makakakita tayo ng singliit na ping-pong ball. Ano yun? Yung sa langit, oh. Ito na yun. Si Kristo na yun. Pag sinlaki na siya ng bola at sinlaki na siya ng batya, sabi natin, ayan na nga ang Panginoon. Biglang magkakaroon ng kadiliman. Ika-anim na salot, magkakaroon ng kadiliman, di kawasa. Kaya magagalit sila para sa tinatawag na persecution, death decree. Bakit? May mga bukol na sila. Ibinuhos na yung huling pitong salot. Ang init ng araw, may hailstorm. Pagkatapos, merong mga bukol, merong mga sugat. Tapos yung tubig, ilog, dagat, puro dugo. Ang seventh seal, o yung tinatawag na seventh plague. Walang iba kundi yung second coming. Pagdilim, mga kapatid. Magkakaroon ng matinding kadiliman. Pero mga kapatid, seconds lang. Biglang magliliwanag. Pagliwanag na yon, anong makikita natin? Second coming na. Si Kristo. At marami nang babangon sa mga libingan. Sasalubong tayo kay Kristo magpakilan-kilanman. Unang Tesalonica 4:16-17. Sabi sa verse 18, mag-aliwan tayo ng mga bagay na ito sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa pagdating niya, mga kapatid, makatatayo ba tayo? Balikan natin ang salita ng Diyos. Huwag na kayong titigil dito. John 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan that you may know you have eternal life. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pinag-aralan. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nag-